Hello guys, ito na naman ang inyong Chef Leon Palma at nagbabalik ngayon sa YouTube at ay papakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng ginataang hipon or king prawns with vegetable. Hindi ko pwedeng sabihin na ginataang hipon with sitaw ang kalabasa kasi mayroon akong nilagay na talong. Ngayon, papakita ko sa inyo ang pangunahin nating sangkap. Siyempre, ang prawns. King prawns. Nakikita niyo ang king prawns kung bakit siya parang luto na. Actually, half-cook lang yan. Kasi kung gusto niyo makita na maganda ang labas ng taste ng inyong ginataan at hindi siya malansa, ang gagawin ninyo, magpakulupin ng tubig, ilagay niyo sa isang tray o isang ganito, lagay niyo, pag kumulan ng tubig, bandian lang ninyo. Huwag niyong pakuluan eh. Yung pinakulo tubig niyo, ibuhos niyo doon sa planggana o sa container, ibuhos niyo doon. Yun lang ano, ibuhos lang. Huwag niyong hayaan na maluto. Kaya ganyan. Para matanggal ang lansa. Yun ang tip ko sa inyo kung bakit ang ginataan na hipon hindi malansa. Ano? Tapos sumunod ang ating nakaready na na onion, ginger at garlic. Mayroon tayong kalabasa na nakachop na, kalabasa 2 kilo, 1 kilo na sitaw, green beans, whatever gusto nyo ilalo, at mayroon tayong 500 grams na eggplant. Mayroon tayong nor shrimp paste, at mayroon tayong 6 na gata. Yan, 6 na gata, at yung salt. So, yan ang pangunahan natin isang cup. At siyempre, oil. Ayan, dahil ready na ang aking empty yan, walang tinatago dito ah. Ayan. Pagayon natin ang oil. So, lagay na natin ang ginger. Kaya pwede natin isunod ang onion. Sabay-sabay yan. Ayan. Huwag lang ang garlic. Pero sa Pilipinas, nagtataka kayo kung bakit inuuna ko ang onion at saka ginger. Para, kaya inuuna ko yung onion at saka ginger para yung ginger lumawas ang aroma. Ang aroma ng ginger hindi matatakpan ng aroma ng garlic. Kaya natin mag-golden browns ang mag-starting na mag-golden browns ang ginger at saka onion. Saka natin i-add ang garlic. Diba? Pinakamadaling proseso to, no? Yan. And habang naghihintay tayo ng ginawa, gagawa tayo ng ibang trabaho para mas mabilis. Open na natin to. Ready na natin para pagkailangan na natin dump lang tayo ng dump. Diba? Para mas madali ang trabaho. Habang hinintay natin yung ating ginigisa, gawa naman tayo ng ibang trabaho para sa sunod na ilalagay natin. Ha? Ayan. Ito lang kadali ang pagkagata. Ayan. 6. Hindi ko ito i-edit. Tuloy-tuloyin ko ito. Hanggang matapos ang luto natin. Kadali lang ito. Habang nanonood naman kayo sa aking video, makisuyo naman, paki-subscribe naman ang YouTube channel ko. At ikalimbang ninyo ang kampana para sa bawat YouTube na ipopost ko, pagluluto, makikita nyo at mag-notify sa inyo. Kaya kalimbang na at mag-subscribe. Subscribe at kalimbang pala. Diba? Kaya, sige.
ito, medyo na pulin pa rin ang onion, ang tumong sa garlic, ayan. Add na natin, add na natin itong bagay pa lang. Okay. Ayan natin yun. Ayan. Hindi ko ito tuloy-tuloyin ko lang ito para makikita ninyo na wala akong tinatago sa inyo. Baka kasi ang sasabi ng iba, ah si chef, hindi niya nireveal lahat ang nilagay niya sa kanyang niluluto. Dito, iba to. Irereveal ko to. Walang problema sa akin kung paano niyo gayahin. Kasi ito naman, kanya-kanya naman tayong panlasa, kanya-kanya natin ang style ng pagluluto. Ito, ang aking version lang naman ito. Nasa inyo kung anong gusto niyong gawin. Pero sa akin, lagi po akong kakaiba na magluto. Kaya, siguro, kaya ganun, medyo dumadami-dami ang customer ko dito sa Southampton dahil sa aking kakaiba na pagluluto. Ibang style, hindi ko ginagaya kung ano yung original nating luto sa Pilipinas. Pagdating dito sa UK, iba na ang ginagawa ko. Hindi ko talaga 100% na ginagaya. Ang ginagawa ko lang, yung mga luto natin, kinukuha ko lang as a basic. Kung pinupulot lang iba doon sa ano natin, pumupulot lang ako ng ibang pamaraan doon sa ating mga menu natin sa Pilipinas. Tapos binabago ko. Hindi ko binabagong pangit, pabago ko. Pinapaganda ko at pinapasarap. Ano nung ginagawa ko. Kaya mapalitan mo din naman ang menu ng recipe ng ating recipe sa Pilipinas. Kung papalitan mo din naman, palitan mo ng mas masarap kaysa dati. Kaya ganun ang ginagawa ko. Ayan na oh. Baka nagtataka kayo kung bakit ito marami. Kasi mayroong mamayang get together ng mga isang grupo ng mga nurses sa Southampton University. Gusto nila maghapunan na gusto nilang paiba-iba ng pagkain pero lahat ay seafoods. Kaya yung isa, nagawa ko na ang ating halabos na crabs. Pagkatapos ko mag-post na video na to, yun ang ipopost ko na video naman. Kaya, yun yung sinasabi ko, ikalimbang ninyo pag nag-subscribe kayo. Kasi yung mga kasunod kong video, nandoon yung mga kakaibang interesting din. Ito, ilalagay natin ang kalabasa. Kasi yung kalabasa medyo matigas. Unahin natin. Kaya, yan. Paglagay ng kalabasa, lagay na natin ang shrimp paste. Lagay natin ay tatlong cubes lang. Huwag sobrahan. Tandaan, huwag sobrahan. Kasi pag nasobrahan ng cubes, magiging malansa uli ang inyong nilulutong hipon. Malalansa uli yan. Kaya huwag sobrahan na paglagay ng cubes. Tandaan, lahat ng sobra ay masama. Nakakasira. Kaya doon lang tayo sa tama. Sa insakto, insakto na lang. Diba? Ito. Anim. O tama, o anim na. Six. Salt. Ito tila niyan, mga
Antigua School lang, tama na yun. Mahirap na. Mahirap na masumubra. Mahirap na. Pag sumubra, hindi natin magawa ng paraan. Pero pag mababa pa ang lasa, pwede pa natin magawa ng paraan. Kaya itong dalawa, pagsamayan na natin ito. Sabay-sabay din naman natin ilagay yan eh. Para magkaroon ng space dito sa aking tiro. Kapag hinihintay natin kumulo yun, pupas muna tayo para malinis na ating kitchen. Kasi yun ang ayaw ko. May maraming karatsa ko siya ako. Kaya pag ako nagluluto, ayaw ko yung mayroong pa harang-harang sa ating kusina. Kaya yung dalawa kong kasama sa bahay, hindi sila pumunta dito. Kasi napapagalitan sila. Ayaw yung harang-harang dito. Ganda na oh, lapit ng kumulo. Pag sa oras na kumulo na ang gata, i-add natin ang remaining na gulay. Tapos sumunod ang hipon. At sa hipon na banden ng tinometa tubig, kaya hindi natin kailangan na mauna yan. Yan ang pinaka-last. Pag naluto na yung gulay, lagay na yan. Kasi ang hipon, mayroon lang 3 minutes yan. 3 minutes to 4 minutes. Na mainit lang yung hipon kasi hapok na yan eh. Wag na natin pabaya. Ang hipon kasi kapag na-overcook, naging matigas ang laman. Kaya hindi maganda. Mas maigi yung malambot siya na kinakain mo. Pag na-overcook naman ng gusto, sobra naman ang lambot. Pa magiging puree naman yung laman. Kaya doon natin sa tamang-tama. Diba? Kaya nga sabi ko nga, sa lahat ng sobra ay pangit. Hindi maganda. Mayroon magluto ng marami? Matagal? Hindi kagaya pag nagluto ko ng mga one order, kagaya ng order sa restaurant, sandali lang. Pinakamabilis ang luto ng pag one order lang sa restaurant. At least, may labas mo ang isang short order, 7 minutes, maximum cooking time. Lalo, naalala ko yung pagtrabaho sa Leo's Restaurant, sa Mayros Boulevard, sa Yagyu Restaurant ng Pasay Road, Bakahan Manukan, Barrio Pista,
provincial restaurant sa may Pasig, malapit sa Makati Square. Yan, sa Galili Binto, sa may katabi ng Makati Square din, sa kabilang side. Na ganun ka, mga trabaho ko nung araw. Tapos yung trabaho ko dun sa bay, malapit sa Mother Hotel, kung nasaan si Boy Logro, naging kasama ko dun. Pero hindi kami matagal nagsasama kasi lumayas na siya kung siya nag-Saudi siya. Ako din naman, di nagtagal nag-Saudi din ako. Bago ako tinangay ng habaga patungo dito sa UK at ibinagsak ako dito sa Southampton. Ano lang. Kaya dito, pinalad naman ako dito sa Southampton. Kaya after how many years, hindi na ako namamasukan at nagsarili ako. Yan, yung catering business ko ang takeaway. Yan. Kaya kunting reveal lang sa aking kunting hindi naman tayo masinso, nakangat-angat lang ng kaunti. Kasi kaysa namamasukan ka, sweldo mo 100 pounds per day, 150, kung minimum ka, nasa 100 pounds ka per day after tax. Parang pag end of the month, parang wala lang eh. Kasi bawas lahat, ang dami. Pero pag meron kang sarili, yung sa sarili ka, mas maganda. Diba? Diskarte lang sa buhay. Kaya nga sabi nga, you need to find, anong kasabihan nga yun, kailangan mong matuto na humanap ng pagkakita na hindi ikaw ang hindi ikaw ang mamamasukan lang. Kasi kung ganoon ang mindset mo, magkikitrabaho ka lang, forever ka magkatrabaho. Ay paano kung matanda ka na, retired ka na, wala kang pagkakitaan. Kaya pag kailangan tayo natin, kunting discarte. Kapag may kunting ipon, yung ipon, huwag mong ilagay sa bangko. Pag ilagay mo sa bangko yun, 1% ang tubo o baka wala pa ang 1%. Diba? Ang bangko na ikinabang nun. Kaya ang gawin natin, makanap tayo na bakit hindi natin hayaan ang pera natin, huwag natin tago sa bangko. Ang pera natin ang pagkatrabahoin. Kasi pag ang pera mo nagkatrabaho, kahit natutulog ka, kumikita ka. Kaya kailangan mo na kahit natutulog ka, mayroon kang biyaya na umakyat. Kahit matanda ka na, ugod ka na, hindi ka na kapag naka-wheelchair ka, may umakyat na pera sa'yo. Kaya yun dapat ang maging mindset nyo. Huwag kayong pabayaan na basta may trabaho kayo. Ay, paano kung wala na kayong trabaho? Paano kung nag-retire kayo? Di wala tayong pagkakitaan. Tandaan nyo, pag nasa Pilipinas tayo, baka mamaya yung mga relatives natin, hindi kanila i-look after kasi wala ka ng pera. Karamihan yun, tanggapin na natin ang katotohanan. Ganun talaga. Kaya ako, ganun ginagawa ko. Tandaan nyo, mabango kayo pag mabango kayo sa mga relatives ninyo habang kapag kayo ang mayroon. Pero pag kayong wala, kapag kayo hindi nahihiraman, hindi kayo masama, hindi na magandang natin sa inyo ang mga kamag-anak ninyo. Ganon sa atin. Kaya ipiprepare natin ang sarili natin para sa kinabukasan natin, hindi sa kinabukasan ng iba. Kasi yung iba wala rin. Walang tutulong sa'yo, kaya dapat i-prepare mo ang sarili mo para sa kinabukasan mo. Yun lang siya sabi ko, senior ko lang sa inyo, habang tayo naghihintay na nagluluto, pinapalambot natin ang ating niluluto. Okay? Yun ay pananaw ko lang yun ha, baka mamaya mayroong mag-comment na iba, grabe naman si Chef. Sabi naman si Chef magkapagsalita, nakangat-angat lang ng kaunti. Hindi naman. Opinion ko lang yun. Habang ito ay nagluluto. Diba? Ano nga kung opinion
pagbabasa natin. Okay. Pwede natin nilagay ang natitirang gulay. Yan. Pagpulo nito, pagpulo na ang ating gulay, okay na siya. Maganda natin ang kalaputan natin. Ito ay corn flour. Okay. Ganda niyan. Sarap niyan kapag natapos. Okay. Actually, ang prunes ko, magkano lang cost nito kung tutusin. Nasa 14 pounds per kilo ang prunes natin. Tapos ang gulay, nabili ko lang sa Winmark, 1 pound ang isang pirasong kalabasa. 1 pound, dalawa lang binili ko. Tapos apat na talong. Ang talong na bili ko ay 2 pounds, apat na piraso din. Tapos ang beans, 1 pound 50, isang packet, 250 grams ay gumamit ako ng 500 grams, kaya ganun lang ang cost ng ginataan, tumababa lang siya, mababa. Kaya hindi, kapag nagpa-party kayo, pag ganun ang ginagawa, ipanghanda ninyo, hindi kayo gagastos ng mahal yan. Check, malasa pa kasi ang ginataan taco kanin, kaya hindi sila, hindi makakarami ang ng ulam kasi sa sus lang, sa gata pa lang magkano na sila, maghanap sila ng kanin, hindi makakarami sila ng kanin. Baka sa hipon, baka dalawa lang, wala, tatlo, may gulay pa,
siyempre, hindi naman pwede nila kumuha ng gulay. Kasi yung gulay masarap sa gata. Pinatal, papare sa hipon. Kaya lahat yan kukuha sila. Kaya makakatipid ka kung gano'n ang mga handa mo yung may mga sus. Pag itong kulong-kulo na, ilalagay ko na ang hipon. Kulong-kulo na siya. Tapos pag nagay ko ng hipon, pakuluin ko muna, lagay natin ng flour, corn flour, saka natin ilagay ang hipon. Last na siya, ilalagay natin ang hipon. Hindi natin pwedeng hayaan kumulo na kumulo ang hipon kasi titigas siya. Pag tumigas, pangit ang tingnan, pangit kainin. Eh, dapat kasi meron kang mangunguya, meron kang makakagat pag kinain mo. Diba? Lagyan natin ito. Ang prunes. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo, ilalapit ko yung camera maya-maya. Sa inyo. Papagita ko na sa inyo yung resulta ng ating nilulutong ginataang hipon sa kalabasa. Ayan. Yan na siya. Kapag hinalo natin yan, ayan o. Oh. Ito. Ayan. Diba? O. Oh, kaya tama na. Atin natin yung iok na natin. Ayan. Ayan. Okie dokie guys.